Hey yo, what's up mga ka-appear? Welcome back to my channel. It's Maki Vlog PH. At eto no, nagbabalik na naman ang pinaka-pogi niyong vlogger. Ngayong araw no, mag-unbox tayo ng SJ Cam SJ 4000 Air. So yun no, ito yung box niya. May nakalagay sa gilid. Siyempre, SJ Cam. Tapos, sa gilid din, sa baba niya, may nakalagay na QR code. QR code niya, no? So, iscan nyo lang yan para makita nyo. Tapos, ito yung harap niya. May nakalagay 4K na po siya. 4K na siya. 30 frames per second. Wi-Fi na rin po siya. Tapos, 30 meters water resistant. Tapos nakalagay dito, simple design, lightweight, no? HD recording, restore every detail. Accessories are complete to adapt to variety of occasions. So, nakalagay din dito, maximum support niya is 64 gig memory card. So, sa laki ng memory na kaya niyang sakupin, no? Siguradong sulit na sulit yung mga videos na gagawin niyo. Kuha nitong action cam. Ito naman sa kabilang side niya, makikita nyo yung mga includes, nakalagay dyan yung includes. Siyempre, yung camera, yung action cam, yung waterproof case niya, tsaka yung mga mount niya. So, makikita nyo yan dyan sa gilid. And, pagkatapos natin siya mamaya i-unbox is, kuha tayo ng mga actual photos and videos niya mamaya para makita nyo kung okay ba sa inyo yung quality o yung resulta ng pagkalabas ng video niya. May binili kasi akong chest mount na ano para sa pagmomotor ko. Chest mount na para doon ko siya ilalagay. Kukuha tayo ng sa gabi tapos sa umaga din para makita niyo yung difference nila. Next vlog natin, moto vlog na. Habang nagmomotor tayo, syempre nagba-vlog tayo, 'di ba? Nakakanang nag-upgrade moto vloggers na. So mga ka-appear, no, ano pang iniintay natin? So i-unbox na natin itong SJ 4000 Air. So ito, unbox na po natin. SJ Cam. Wow. Ang maganda nga. Yan. Ito muna natin siya. Tapos, yan. Yan siya. Siya, no? 4K yung nakalagay. SJ Cam 4K. Ayan siya. Ayan ka muna. Tapos ito yung accessories niya. Ayan yung mga accessories niya. Mga mount. Ayan, puro mount. So, ang pag-mount na ito, nasa discard nyo na lang, no, guys. Kaya nang bahala gumawa ng paraan niya kung paano niya i-mount. Pero ito, sa helmet to nilalagay. Pag mayroong ganyan thread, alam ko sa mga tripod to nilalagay. Pero ito, sa helmet ko ito nilalagay. Meron na rin yung nakalagay na double-sided tape. Pandikit, syempre, sa, ano niya, sa helmet niya. Tapos, meron siyang charger. And then, syempre, hindi mawala yung manual niya. Yan, yan yung manual niya na kahit kailan hindi natin binasa. No? Tapos, meron din po siyang sticker, SJ Cam sticker. Ngayon, bubuksan na natin tong SJ Cam 4000 Air. Tatabi muna natin itong mga gamit na to para walang magulo. So mga ka-appear, no, ito na siya. Bubuksan na po natin siya. Maganda yung ano niya, no, yung waterproof case niya, no. So kita niyo may plastic pa yan, ayan. Kaya masabi natin maganda talaga yung quality niya, tsaka bago talaga siya. Itong waterproof case na to, maganda to. Ito yung pinaka safety kasi halimbawang mag-ano kayo, magda-diving kayo sa mga falls o sa mga swimming pool,
safety to, safety lock po ito kasi hindi siya basta-basta matatanggal. Mahirap siya may open. Ngayon, ko meron kasi ako dating camera, action camera na ginagamit na hindi ganito yung waterproof case niya. Maganda nito sa waterproof case na to, talagang safety. Ayan. Yung action camera na ginagamit ko dati is ito, no? TI. So, ang critical dito, kapag halimbawa tumalong kayo, tapos biglang nabuksas to, kasi napakadali lang. Di gaya na itong sa SG cam, may safety lock po siya. And sa TI, pag dive mo, biglang bumukas yan, tapos nabuksan yung likod niyan, sure ball basa siya. So, isang tip lang din po pala, no, mga kapir, bago po kayo mag-try ng underwater activities, subukan nyo po muna ilubog sa tubig tong waterproof case ng SG cam. Kasi baka mamaya meron siyang leak. So pagkaroon nagkaroon ng leak, magkakaroon ng damage yung inyong action cam. Ang gagawin yung technique is kuha ko kayo ng tissue. Madami, no. Lagay nyo lang yan dyan. Ganyan. Tapos sidlock nyo. And then lubog nyo po sa tubig. Sa balde, lubog nyo sa para ho bumigat siya, lagyan nyo rin ho siguro ng barya point sa loob para bumigat. Tapos, lubog nyo lang sa tubig ng halimbawa, gabi ngayon, kinabukasan tignan nyo. Check nyo kung magkakaroon siya ng basa sa loob. Tapos, kung okay naman, so, ibig sabihin, walang leak yung inyong waterproof case. Kaya, safe to. Safe siya gamitin sa underwater. So mga kapir, check na rin natin itong nabili nating charger, no? Sama na rin itong libre niyang dalawang battery. So buksan na po natin siya. Yan. SD card. Ito yung USB cable niya. Tapos ito yung charger niya. Yan. Ito, sasaksak lata natin ito. Turbo load dito yan. Tapos, ito yung dalawang battery. Mahirap kasi pagka isa-isa lang yung battery mo, paano pag naloob at nakagandaan na ng view na binibidyoan, bitin ka, no? Masi-charge ka na naman. Eh kung may backup kang charger, ay battery. Yan. Eh, hindi ka mabibitin. So, yan po siya. Tapos, ito, ang dulo niya, pwede niya pong saksak sa wala akong naroon ako dito power bank, no? Sponsor. Yun, so gumana na siya. Meron pa siyang 2 bars. Pag nag-charge po siya, no? Ayan, no? Meron po makikita kayong dalawang indicator. Hindi ko lang alam kung anong kulay pag full charge siya. Feeling ko green yata. Pero pag tinanggal niyo kasi yung battery, tingnan nyo lalabas kulay. Kulay yellow po yan, yellow. Ayan, yellow. Tapos pag binalik nyo, ayan, si-charge ulit siya. Ngayon, ito na po siya, yung SG cam. So, bubuksan na po natin siya. Nalagay ko na po sa loob yung battery niya. Ayan. So, yan, oh. Ang maganda yung kuha niya. Oh. Kitang-kita agad, oh. Oh. Mga kapir, no? Nakaset tayo ng 1080p. Yan, 1080 po yan. So, tingnan po natin yung ayan po yung camera niya. Set ng 16 megapixel. Tapos, tingnan po natin yung video resolution po niya. Ang video resolution po niya, may mga available po na 4K 30 frames per seconds, merong 2.7K 720p 720p 60 frames per seconds,
720p, 120 frames per second, 1080p, 30fps, 180p, 60fps. So, naset po tayo ng 1080p. So, ayun din po yung ano niya, recording sound, time-lapse, loop recording, slow motion. So, yun po yung sa video niya. Lipat naman po tayo sa camera niya. Sa camera niya, photo resolution is 16 megapixel. Yan din pong, yan yung time, yung auto, yung drama shot, mga close po yan. So, lipat po tayo dito sa exposure. So, ito po, white balance. Pag kinlik niya, may nakagyan auto, sunny, cloudy. Tapos yan, fluorescent light. So, yun po, image saturation, driving mode, wifi, light source, frequency, naka-auto tayo doon. Red indicator, naka-check. Auto green saver, yun po yung bigla na lang po magbablock yung screen nyo. 30 seconds, auto shutdown, close, automatic. So, lipat naman tayo sa settings. Language niya, mamili ko dyan kung anong gusto nyo. Gusto nyo, Chimpanzee, Italiano, Chimpanzee. Kung sa kanila, pero tayo nakaset tayo ng English. Siyempre, English tayo. Mayroon tayo mag-English eh. Ayan, tapos nakaset yung time and date. Pero, hindi na natin yan isa-set kasi nagre-review lang po tayo. May format, preset factory, firmware version. So, yun na. So, yun po yung ano niya. Ngayon, sa-set na po natin siya sa labas. So, test na po natin yung kanyang video and camera. Kung maganda ba yung kuha niya ng video and kung maganda yung kuha niya ng camera. So, hindi na natin po ulit ito patatagalin. In 3, 2, 1... So many different flavors, so many shapes and sizes. You come in with me and you going where I am. No surprises, I put it all on the table for you. Nothing's too taboo, I'm ready, willing, and able for you. Yeah, there's a lot of pretty girls in this city. There's a lot of pretty girls in this town. I'm trying to pick the right one, trying to pick the right one. I'm trying to find a shorty to hold me down. They say, to get to know your girl, then you gotta have a lot of class. Nothing like a Cali girl, but you better have a lot of cash. And I know ain't nothing like them A-town girls, cause they know how to show you love. And no matter where I go, I gotta let them know that this song here is about you. Let's go. See, I done made a run to what's in places you would not believe. And seeing all those pretty girls, I'm wishing you were there with me. The simple way you smile, girl, tells me all I need to know. So yun no mga kappers, nakita nyo na yung video na kinalabasan na kuha natin gamit ang SGCam 4000 Air. So para sa akin, no, okay naman siya kasi bukod sa mura siya, maganda na rin yung quality na yung pagkuha ng video niya. Pwede na rin siyang gamitin sa pagmamotovlog. And para sa akin, highly recommended ko siya kasi bukod sa mura siya, maganda din po talaga yung kuha ng mga videos and photo niya. So, sa susunod naman na video natin, siguro tutorial tayo. Titingin pa kasi ako ng mga ibang video kung paano siya lalagyan ng jack para kabitan ng microphone. Para kapag nag-motovlog tayo, malinaw or clear yung boses na sasabihin natin sa using tong SJ4000 Air. At kung bago ka lang dito sa channel ko, please do like, comment, and subscribe. And click ko na rin yung notification bell para mas updated kayo sa mga videos na gagawin ko. So yun no mga kapir, hanggang dito na lang tayo no. Sana nag-enjoy kayo at hindi kayo nabitin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Kapir!